What's up, mga kabebe? So for today's vlog, kadugtong ng vlog ko, kadugtong ng last upload ko. And ngayon nga po ay papakita ko sa inyo ang itsura ng aming kisame kung kaya't kailangan na siyang palitan upang maikabit ang aming aircon. So ayan po ang itsura ng aming kisame ngayon. Hindi ko alam, siguro may tulog siya dyan, Cedric na. Pero bago po ang hukong namin. Kaya siguro may ganyan siya. Tapos ayan, kung makikita nyo po, wala kasi siyang tawag doon sa gilid. Yan. Sa kisame may gilid yung may ano. Quarter C. Yung quarter C, wala siyang ganyan. So may mga butas pa ang dingding. Ayan. Yan ang aming kisame. So tinatanggalan ni Cedric ngayon. Mali kasi yung pagkakakabit nila. Yan, walang quarter C. At ito may butas, so hindi pwedeng ikabit ang aircon ng ganyan yan. Kaya gagawin niya ng paraan ng Kuya Glenn. So ayan ang mga gilid, ayan. Yan ang pagkakagawa ng kisame namin noon. Ayan, kaya kailangan natin siyang palitan, no? Para maipakabit natin ang ating aircon. Ayan. So ang binili na nga po namin is hindi na plywood. Ayan kasi plywood. Ang binili na namin ay, ano? Hardy Flex, ayun, yung mas matibay. At hindi na po kahoy ang ating gagamitin, kundi metal paring. Metal paring, ayan ang ating gagamitin na para mas matibay daw po at mas maganda. Yung Hardy Flex po kasi is makapal, kaya pangkisame talaga yun. And kung gusto ko daw po, hindi ko pa po alam, suggest kaya guys kung lalagyan pa natin siya ng division. Parang pinaka-kwarto namin. Kasi nga po, ayan, ay ginawa namin buo ng ganyan. Dati may division siya, pero pinatanggal ko dahil sobrang init. So, suggest po kayo kung papalagyan pa po natin ng division para ito yung pinaka-kwarto namin. Yan, madumi kasi tinatanggal na yung kisame. So, kung palalagyan daw po, ito ay adjust papunta dito para maluang-luang ang aming kwarto. Gusto ko po kasi palagyan sana ng division kasi ang pinto pong ito ay palaging pabukas-bukas kasi nga po nandito yung mga gamit, mga gatas ni Stark pag natutulog siya sa labas. So pabukas-bukas pag magtitimpla ng dede, ganun. So suggest po kayo kung ano mas maganda, kung lagyan po natin ng division or hindi. Kasi yung mga pinabili po sa akin ni Kuya Glenn ay mga gamit lang pang kinsame at saka sa mga wiring, kasi papayos ko po yung mga wiring para hindi siya nakalawit na ganyan. No, inayos po kasi itong side na to, kaya na lumawit dyan. Pero kakaano lang yan. So papayos po natin yan kay Kuya Glenn lahat, yung mga wiring na yan, yung ilaw papalitan. So magiging dalawa po ang ilaw dito at doon sa kwarto. So suggest po kayo kung dapat natin siyang lagyan ng division or hindi. And ito, bala ko na din siyang ipapalitada. Tapos lagyan ko na lang siguro ng wallpaper para mas magandang tingnan. And dyan ko lalagay yung mga tarpaulin ni Star at ni Cassie. Katulad nun. Ayan mga kabebe, time check. Ang oras ngayon ay 6:25 PM. And ngayon ay kalalabas lang ng Kuya Glenn at ni Cedric sa trabaho. Pero ginagawa nila ngayon ang ating kisame at papakita ko sa inyo. Ayan, ini-insert na po ang, ano nga ba yan? Diglin? Paring. Metal paring. Inilalagay na po sa end nga ang ating gagamitin instead na kahoy. Ayan ang Kuya Glenn, ang asawa ng Ate Rona May. Ang napakasimple na Kuya Glenn. Kailangan. So ayan, mayroon na po silang nailagay dyan. Late na kasi ako nakapag-video. Dahil nag-edit pa ako ng vlog ng Ate Christina Official. Support nyo po. Christina Official, kasi po ni Kuya Dagul, Ate Kuya Guido Official. So ayan, isinunod lang ulit yung kisame natin sa bubong. Dahil pa slide, ganun din yung magiging kisame natin. Kasi kung ipapantay, lalong napakababa po. Kaya ganyan. Gabi na. Bakit gabi na nga? Ano kung gabi na? Oh, gabi na nga. Ginagawa pa ang bahay. Wala tamaan ka dito. Gabi na. Ito mo, nagchinelas ako. Hinubad ko din. Labo ah. Baka ba yung madali pa? Madali pa. Labo ah. Gabi na. Ayan. Wala. Diyan mo na, diyan mo na siya.
Kasi gabi na nga, pero kailangan nilang gawin ito para hindi na kayo mainita ni Star, di ba? Yay! Si Gassi Boy kumakain ngayon ng egg sandwich! Sister, oh, I'm hungry pa rin. Nakain ka na. I'm hungry, mami, pa rin. Ano sabi mo? I'm hungry. Kain ka nga ng kain. Hungry pa rin. Yan. Tsaka yung ano po, yung... Oras ngayon ay 6:25 PM and ngayon ay kalalabas lang ng Kuya Glenn at ni Cedric sa trabaho. Pero ginagawa nila ngayon ang ating kisame at papakita ko sa inyo. Ayan, ini-insert na po ang, ano nga ba yan, Kuya Glenn? Paring. Metal paring. Inilalagay na po sa end nga ang ating gagamitin instead na kahoy. Ayan ang Kuya Glenn, ang asawa ng Ate Rona May. Ang napakasimple na Kuya Glenn na. Kailangan. So, ayan, mayroon na po silang nailagay dyan. Late na kasi ako nakapag-video. Dahil nag-edit pa ako ng vlog ng Ate Christina Official. Support nyo po. Christina Official. Kasi po ni Kuya Dagul. Ate Kuya Video Official. So, ayan, isinunod lang ulit yung kisame natin sa bubong. Dahil pa-slide, ganun din yung magiging kisame natin. Kasi kung ipapantay, lalong napakababa po. Kaya, ganyan. Gabi na eh! Bakit gabi na nga? Ano kung gabi na? Gabi na. Oh, gabi na nga. Ginagawa pa ba? Gabi na eh! Wala tamaan ka dito. Gabi na. Tama, nagchinelas ako. Hinubad ko din. Labo ah. Makabayang mga dali pa. Madali pa. Gabi na! Ayan. Wala. Diyan mo na, diyan mo na. Kasi gabi na nga, pero kailangan nilang gawin ito para hindi na kayo mainita ni Star. Di ba? Yay! Si Gassi Boy kumakain ngayon ng egg sandwich! Sister, oh, I'm hungry pa rin. Nakain ka na. I'm hungry, mami, pa rin. Ano sabi mo? I'm hungry. Kain ka nga ng kain. Hungry pa rin. Yan. Bebe at pangalawang araw ng paggagawa ng aming kwarto ng aming kisame and then kauwi lang po ulit ni Kuya Glenn at ni Cedric galing trabaho. So ang oras ngayon is 5:40 PM and pagkauwi nila galing trabaho ay nag-start na po agad silang gumawa dito sa aming kwarto, diba? Pakasipag nila. So ito yung nagawa nila kahapon, papakita ko po sa inyo guys. And po yung kanilang nagawa kahapon, yan yung metal paring dito sa kabilang ano namin, yung pinakasalas, pinakaan namin dati. Kasi doon po yung pinakakwarto talaga namin, yung gagawin nila ngayon. So, ayun ano po yung lalagyan nila. And ito yung mga kain na natanggal mula sa kisame namin dati na kahoy. Di ba po dati kahoy yung sa pinakakisame namin, tas plywood. And ngayon na nga po ay papalitan na po yan. Pinalitan ng metal paring and lalagyan po ng... Sa direk, ano nga po tayo sa plywood na lalagay? Sa hardiplex. Plex! Hardiplex. Ang ilalagay na po is yung metal paring and hardiplex para mas matibay po ang ating maging kisame and mas maganda. So, iayusin din po ni Kuya Glenn yung mga wiring dyan. At abangan nyo na lang po kung paano ayusin ni Kuya Glenn kasi yung mga wiring ay nakaganda na. So, ayusin niya po ng mas maganda at ng mas safe po yung mga
wiring dito sa aming bahay. Yung mga switch, so magiging dalawa po at ang ilaw kung lalagyan ko ng division. So, ayun, suggest po kayo guys kung kailangan ko pang lagyan ng division or kung dapat ko pang lagyan. Ito po kasing pinto namin guys is pabukas-bukas kasi yung mga gatas ni Star at ni Cassie ay nandito sa loob ng bahay. Kaya mayat-maya po siyang bukas yung aming kwarto. So, kung hindi natin siya lalagyan division is masasayang yung lamig ng aircon. Pero kung lalagyan natin siya division, may possibility na sumikip. Pero dati po kasi yung division namin is dito. Yan, ganyan lang ka kaluang. Pero sabi ni Kuya Glenn, kung gusto ko po daw palagyan ng division, i-adjust dito sa may pintana. Tapos lalagyan pa ng isang pinto para yung pinaka-aircon namin kulong talaga dyan sa loob. Yon ang mangyayari. Pero kung hindi po, buong ito, buong itong yan, buong kwarto namin na to, ay mayroon ng aircon. Kasi yun nga lang po ang problema, pabukas-bukas ang pinto, kaya hindi ko po alam kung lalagyan ko pa ng division or hindi na. Pero sa tingin ko, mas better na lagyan. Pero dun sa pinabili pong materials ni Kuya Glenn is, hindi pa po niya nilista yung pang division. Okay, if magawa po to lahat matapos, pagdi-decide din pa ako ni Kuya Glenn kung palalagyan ko pa ng division or hindi na. Kung sa tingin ko ay okay na nawalan division kasi papalitan din po itong pinto. May butas pa kasi yan dyan. So yung mga butas na nakikita nyo is aanin pa yan lahat. Tatakpan pa yan lahat ni Kuya Glenn para talagang kulong yung kwarto. Yung pinaka kwarto. So ayun, pagtaas itong gawin lahat, titingnan pa kung gusto ko pang palagyan ng division or hindi na. Kaya ang pinabili muna sa akin ni Kuya Glenn na materials is hindi pa kasama yung para sa division. Para pag gusto kong palagyan, pwede pang ihabol. Or kapag ka naman ayaw ko, edi hindi na po kami bibili pa ng materials para sa aming division. So ayun nga po, maraming salamat sa Tito Eric sa pagbigay niya ng aircon. So ito yung aircon, nandito sa baba. Nakakahon po yan kasi matagal na yan dito sa amin. Siguro almost 2 months na siyang naka-stuck dito. Hindi ko pa nga lang po napakabit kasi wala pa tayong budget. Tsaka hindi ko din po alam talaga na aanihin to, napapalitan lahat yung kisame. Hindi ko alam na gano'n. So, buti na lang po na pasali tayo sa Magic 15 at nakagraduate tayo. Kaya nagkaroon po tayo ng budget para mapaayos to. And ayun na nga po, mas po tayo si Star, talagang naisip ko rin na talagang kailangan na po na may kabit ang aircon para kay Star. Dahil si Star po ay bawal sa init. Kasi kapag mainit at mapagpawisan siya, matik uubuhi na po siya. And pag inubos si Star or nagkasipon, diretso hika na po yun kahit agapan ko pa sa gamot. Basta once na nagkaubo siya, diretso na po yun sa asma. Kaya ayun, kailangan ko talaga siyang ipakabit na as soon as possible. And ayun nga po, kanina galing kami sa pedya niya ni Star. Follow-up check-up niya po kasi ngayon. And dito tayo sa labas kasi hindi makapagano kay Glenn. Yun eh. Kasi, and galing nga po kami kanina sa pedya ni Star. Dahil follow-up check-up niya ngayon, kabalikan niya nung na-confine nga po si Star sa ospital. Ngayon yung follow-up check-up niya. And ayun, isang magandang balita na okay naman po si Star. Binigyan lang siya na vitamins. So, ito yung vitamins niya. Vitasync. And inano din siya ni Doktora na kailangan ni Star ng siguro next year daw, by March or April, kailangan ni Star na mavaksinan yung sa flu para maiwasan na yung mga nangyari na na-hospital si Star na confined dahil sa ubo. Dahil yun nga, kailangan ni Star yun para mas sumibay yung kanyang resistensya. And meron pang mga ibang inano si Doktora sa akin, so nakalista naman doon kaya malalaman ko. And ayun, naging okay na nga po si Star, kaya thank you Lord. And yun ang ginagawa na dun sa loob, yung isa pang kisame kasi nga may division yun, kaya may division yun dati nung ginawa. So nagpapasalamat po nito ako sa lahat ng mga naging sponsor ko upang mabuhay ang kwarto na yan, na dating kurtina lang ang harang at tela lang ang kisame na ngayon ay nagawa na at mas lalo pang gaganda. Maraming salamat po sa mga una kong naging sponsor, Sir Michael Sarsuelo, Sir Ma'am Amy Dilay, Sir Trillin Adventure para sa aming bintana, Sir
Sir Marietto ACRS Jr., Ma'am Mia Lourdes para sa aming kisame, Sir Edward Caballers TV para po sa palitada ng aming bahay, para sa pintura at sa napakarami pang ibinigay na tulong sa akin na hanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin ako, Sir John Ampanya para sa aming bubong, Sir Bruce Aguilian para sa aming CR, Sir Serat Official, Ma'am Wonders of Lynn. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagtulong sa akin. Sir Eddie Jr., thank you. Tita Prima, thank you. At sa iba pa po na tumulong sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa team makukulit ko dyan, mega love shout out. Tita Ruby, Sir Edward Caballer, Sir Gordon, Sir Dennis Sanko, Sir Henry D., and Tito Eric Alasian, maraming maraming salamat. Kuya Noel, shoutout. Sir Ray Abril, Sir Ray Abrinto, Sir Young Macray, Megalove, shoutout. Sir Mario Buki, shoutout. Sir Bruce Aguilian, shoutout ulit. Tita Vilma and Tito Bobby, shoutout. Sir Mike Garcia, shoutout. Kuya Noel Suarez, Megalove, shoutout. Somewhere Light, Kuya Dart, Sir It's Me, shout out. Sir JC Dimagi ba? Sir JPC, shout out. Tito Sunny, shout out. Kuya Kenan, shout out. At ayun na nga mga kabebe, sa mga nag-sponsor po para sa GoPro ko. So hindi ko po muna babanggitin kung sino-sino sila. Nakalikom po tayo ng 14,000 and malaki pa po ang kakulangan para makabila ako ng GoPro. Kaya hindi pa po ako makaluwas-luwas hanggang ngayon. Sa totoo lang po, noong November 24, pagkasahod ng 23 kinabukasan, luwas na po sana ako. Kaso nga, hindi natuloy dahil na-confine si Star. So, yung pera na dapat pangdagdag ko para sa sarili kong GoPro ay napunta pangbayad sa ospital at sa gastos namin pagbili-bili ng gamot. Kasi nga po, one week kami sa ospital, so malaki din po ang gastos. Kahit sabihin na public yun at may PhilHealth ako, nagbayad pa rin po kami doon para mailabas si Star. Kaya ngayon po, hindi pa po ako makabili ng GoPro at hindi ko pa po mabawasan yung natitirang pera ko sa bangko. Kasi marami pa po akong kailangan i-priority and ayun, pag nakaluwag-luwag na po tayo, tsaka na lang po natin itutuloy yung para sa GoPro natin. Pero yung mga bigay po ng sponsor, nakatabi po yun sa bangko ko din. And alam naman po yan na mga nag-sponsor sa akin. Palagi ko naman po silang ina-update kung bakit hindi pa po ako nakaluwas. And ayun na nga po, hindi ko po pwedeng ilaan yung natira kong pera sa bangko na maliit na para sa aking GoPro. Kasi po, meron pa pong mga kailangan ng mga bata. Kaya hindi ko po pwedeng ilaan yung pera ko doon. Kasi pag nilaan ko po yun, kulang pa po ako ng 16,000 para sa presyo ng GoPro 11. Pero kahit hindi naman po GoPro Hero 11 na mabili ko, ay ayos lang sa akin basta magkaroon po ako ng GoPro. Kasi gusto ko na din po mag-adventure na mag-adventure ata. Yun. So, ayun na nga. Hindi ko pa siya pwedeng mabili kasi nga po, hindi na sapat yung budget ko. Pag nilaan ko lahat doon, wala na pong matitira sa bangko ko. Kaya, ayun. So, marami pa naman pong pwedeng pagkakataon at marami pa po tayong blessing na darating. Kaya, stay lang po tayo. At sa mga nag-sponsor po sa akin, pagpasensyahan nyo na po sana. Pero, maniwala po kayo at magtiwala po kayo sa akin na yung perang ibinigay nyo po sa akin ay nakatabi po hanggang ngayon. Nakatabi po siya, nakakip at hindi ko po siya nililikota para kung sakaling mabuo na po ang pera ay makaluwas na po ako at makabili na po ako ng GoPro. Salamat po sa pag-unawa ninyong lahat at God bless po sa lahat na mag-sponsor sa akin. Ayan. So, ginagawa po yung kisame, kinakapitan ng metal paring. So, update ko na lang po kayo mamaya. At umiyak si Cassie. Bye-bye! So, yun mga kabebe, at nalagyan na din po itong kabilang part. Kulang pa daw po ang ating metal paring. Ginagawa pa tayo ng isa. Paano pa siyang tingnan ngayon? Pero pag nagawa yun, makikita nyo na po. Panel? Yeah. Yeah, siguro pinagawa sinyo. Nilagyan ng panel. At mapapansin nyo, mababa po itong isa, ang kabilang side. Kasi gawa po nung kahoy na yon, nakatukod po yung sa bubong namin. Pag tinanggal yan, ay hindi pwede. Yan. Ganyan ang isa. So pag nilagay na po yung... Tadari ka ng hard yan? Tawag sa plexus? Hardiplex. Yung hardiplex, hindi nyo lang po makikita. Kung anong isa niya. Ayun, ayun.
Si Kay Glenn, siya ang gumagawa. Pag kayo, patikahoy, ano? Patikahoy pala eh. Sipa mo lang. Kakahirap. Yung sa inyak? Pag nagbuklat ng bubong, buo ng buo. Kapag yun ako, konting... Balay nga. Bebe at chak na hindi pa yung matatapos ngayon dahil kulang pa tayo ng isang metal paring and hindi pa rin may kakabit ngayon yung pinakakisame. Lagi ko nakakalimutan ng hardiplex dahil masyado ng gabi at kulang pa nga yung ating metal paring kaya hindi pa may kakabit. Pero dito ko na tatapusin ang aking vlog, so abangan nyo na lang po ulit yung kadugtong ng vlog na ito. At maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na nagtitiwala. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ingat po kayo palagi and God bless you all. See you on my next vlog. Bye bye!